Hi guys, may nag-post na naman. Ang sabi niya sa post niya, Lazada seller siya at gusto niyang magpalit ng courier. Ang gusto niyang ipalit is JNT. Hindi po tayo pwedeng magpalit ng courier. Pwede lang po tayo magdagdag. Mukhang may problema po yata sa kanyang mga service provider. Internal courier tayo sa bawat shop. Sa Shopee, ang internal courier natin doon is Shopee Express. Sa Lazada, yung Let's. Now, kung may problema tayo sa mga internal couriers na yan, hindi natin sila pwedeng palitan. Pwede tayong magdagdag ng courier. Now, kung ang problema mo, kuya, sa iyong mga internal courier, is yung pag-pick up, siguro nadidelay yung pick up ng mga orders sa kanya. Pag nag-arrange ka ng shipping, pwede mo naman silang i-drop off. Mas maganda nga kung i-drop off mo eh. Kasi hindi ka na maghihintay. Hindi ka na mai-stress kakahintay para ma-pick up yung order sa'yo. Now, kung gusto mo naman ng JNT, mag-request sa agent sa Lazada app na gusto mo na magdagdag ng JNT. Pero hindi mo pwedeng i-disable ang mga internal courier. Pwede lang tayong magdagdag ng courier. Ang pwede lang nating i-disable na courier ay yung mga requested couriers natin. Flash, Ninja, at iba pa. Yan yung mga couriers na pwede nating i-request at pwede nating i-disable. So, ito yung mga available na service provider ni Lazada. At kasama dyan si JNT. So, kung wala ka pang JNT sa service provider mo, pwede mo siyang idagdag. Pero hindi tayo pwedeng magpalit ng service provider. Tayo pwedeng mamili ng mga couriers para i-pick up ang ating mga orders na parcel. Ang Lazada lang po o si Shopee ang pwedeng mamili o mag-assign ng mga couriers na pi-pick up po ng mga orders po natin. For example, sa shop mo, apat ang couriers mo. Merong si internal courier o si Lex, andyan si Flash, andyan si JNT, at nandyan si Ninja. So, sa apat na couriers na meron ka sa shop mo, pipili lang ng isa, si Lazada, kung sino dyan ang i-assign niya sa'yo. O, depende rin yan sa area mo. Okay? Kasi may mga area na hindi available si Flash sa ganitong probinsya, si JNT, hindi din. So, mamimili si Lazada ng courier na i-assign sa'yo para i-pick up at yon ang magiging courier delivery doon sa place ng buyer mo. Kasi depende din yon sa place ng buyer mo eh. Kung si Flash ang available doon, so pipiliin ni Lazada si Flash. Kung available din si JNT doon sa kanilang lugar, si JNT ang i-assign niyang magpipick up ng mga parcel mo. Dalawa lang ang couriers ko sa aking Shopee app. Yung internal courier na Shopee Express, JNT. Okay? Nagkaroon ako ng problema dati sa mga internal courier kasi nadi-delay ang mga pick up, yung mga orders sa akin nadi-delay. Imagine 5 days na delay. Hiyang-hiya ako sa mga buyers ko kasi 5 days arrange, book, change of pick up, araw-araw ginagawa ko. Araw-araw din ako nagre-report. Wala akong magawa. Talagang hindi nila pinipick up. Hindi ko rin alam kung bakit. Kung ayaw ba nila o sadya talagang namimili sila ng area. Hindi ko na rin alam. Pero basta ako nagre-report na lang ako. Ang sakit ng ulo ko. Pwede ba silang i-disable? Ang sabi sa akin ng agent, hindi mo sila pwedeng i-disable kasi internal courier sila. Meaning, yung courier na yun is exclusive kay Shopee. So, sa Lazada, yung Lex, exclusive internal courier yun. Thing that you can do is to talk sa agent ng Lazada
Doon mo lahat i-relay yung mga concern mo about your service provider para matulungan kanya ng husto.